Hey, hey, hey! What's up mga Pops? CJ nga pala. Kung kayo ay nagaanap ng motor na simple lang, yung motor na mura na at pasok sa bulsa, pero unique at kakaiba siya kumpara sa ibang scooter na meron tayo dito sa Pilipinas, yung mga nakasanayan natin kumbaga. So, etong motor na to yung inaanap nyo mga Pops. Ito yung TVS Dash. So, ano pa bang iniintay natin? Tara na at pag-usapan natin ano nga bang unique dito sa motor na to at ano nga bang maganda sa kanya, no? So, tara! So, una na nga natin pag-usapan mga Pops yung specs nito sa labas, no? So, ito yung kadalasan tanong ng marami, kung LED na ba yung ilaw? Ang sagot po ay hindi pa po. So, lahat ng ilaw po niya ay bulb type pa, yung signal lights, park light, yung headlight, yung brake light sa likod, pati signal light, lahat po ay bulb type pa po. So, nasa sa inyo po yung gusto nyong i-upgrade. At kung nagtataka kayo mga Pops kung ano nga ba yung bakal na yan sa harapan, yan po ay yung lagayan ng plaka sa motor na to, no? Oo mga Pops, meron siyang lagayan ng plaka sa harapan dahil tong motor na to ay originally made in India. Kaya kung mapapatupad na din dito yung double plate para sa mga motorsiklo sa Pinas, eh pwedeng-pwede nyo nang magamit yung pang double plate, no? Or temporarily, pwede nyo gamitin yan, pwede nyo lagyan ng basket para kung namamalengke kayo, eh mas marami kayong makarga para dito sa motor na to, no? So, yan, kagaya na sabi ko kanina, eh, yung likod din netong motor na to, lahat ng ilaw niya, eh, bulb type pa rin po. Yung brake light, at saka yung signal light niya mismo, no? Then, may reflector siya sa likod, just in case lang na may pumalya sa mga ilaw natin, at least, mapapansin pa rin tayo ng mga sasakyan na nasa likod natin, lalo na kung gabi, no? At tignan na nga natin mga Pops, ano nga bang itsura ng muffler nito? So kung makikita nyo yung pinakatambutso nyo mga Pops, mataba. Oo mga Pops, so may katabahan tong tambutso ng motor na to. Pero huwag kayo mag-alala, kung ayaw nyo ng maingay ng motor, eh itong motor na to ay isa sa pinakatahimik ng motor na nasakyan ko, no? So mamaya, paparinig ko sa inyo ano nga bang tunog ng motor na to. Pero bago yan, discuss muna natin yung specs ng makina. So air-cooled pa rin to mga chong, 110cc, so ka-level niya yung Miu Sporty. At bukod doon, A-carb type rin po siya. So, sobrang ka-level niya yung Miu Sporty. At kagandahan dito mga Pops, eh, hindi mababasa yung makina nyo or yung wiring sa loob ng makina dahil mayroon na siyang mudguard na naka-built-in na sa motor. Isa pa sa mga unique na nakita ko sa motor na to at isa sa mga pinaka-nagustuhan ko ay yung gulong mga chong. So, kung makikita nyo, napaka-solid ng gulong nito. Siguradong pwedeng-pwede rin pang off-road. Kagaya halos yung itsura nito nung gulong natin sa crossover, no? Pero mas solid pa rin yung sa crossover. Pero ito mga Pops, pwede pa rin to panigurado. Eh, pa mga light terrain, mga pang semi-off-road. So, sobrang sulit. Yung shocks naman niya, malaki rin. Sobrang ganda rin ng play ng shocks na to. Sobrang sulit na sulit ng motor na to. Para lang sa halagang 59,900, no? So, bali mga Pops, ito yung pinaka-air filter ng motor. Kung mapapansin nyo, yung pinakapanggilid niya may kahabaan kumpara sa mga regular na scooter na meron dito sa Pilipinas. So, sa tingin ko mga Pops, napansin nyo na kung ano yung isa sa pinakakakaiba o unique na specs ng motor na to. Eh yan po yun. Yung pinaka-kickstart niya mga Pops, eh nasa bandang harapan ng panggilid. Ibig lang sabihin nun, hindi mo na kailangan mag-center stand dahil kahit nakaupo ka na mismo sa motor, pwede ka na mag-kickstart kagaya ng mga regular na underbone o yung mga hindi scooter na motor, no? So, eto pa, meron siyang additional safety sa motor dahil meron siyang lock dun sa preno mismo. So, ibig lang sabihin nun mga Pops, eh kung nakaparada tayo sa medyo pababang kalsada, eh, panatag tayo na hindi basta-basta under tong motor natin, no? So, sobrang ganda nung built-in na lock mismo ng preno na yon. So, eto yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya mga Pops, sobrang lawak nung compartment niya. So, ibig sabihin nun, eh, pwedeng-pwede nyo nang ilagay yung cellphone nyo, maski siguro tablet, eh, magkakasya dyan. At bukod dyan mga Pops, eh, malalim po siya. So, panatag pa rin tayo na habang nagmamaneho tayo, hindi malalagyag yung phone natin, no? Ngayon, ano naman itong parang chupon na to? So, itong parang chupon na to mga Pops, ito yung built-in charger ng motor na to. Ito yung pinaka nagustuhan ko sa kanya dahil pag nabiyahe tayo, alam naman natin na isa sa mga inahanap natin eh charger, no? So, hindi mo na kailangan huminto, hindi mo na kailangan maghanap ng 7-Eleven or hindi mo na kailangan magdala ng sarili mong powerbank na mabigat sa bag at
pwedeng-pwede nang gamitin yung motor niya mismo pang charge. So, pagdating naman doon sa panel gauge pala, hindi pa po siya naka-digital. So, simpleng-simple lang yung design ng panel gauge na ito, mga chong. Pagdating naman doon sa mga switches niya, mga paps, wala namang pagkakaiba eh. Parehong-pareho lang ng mga regular na scooter na meron tayo din sa Pilipinas. So, high beam, low beam, signal light, yung pinakabusina niya, manual pa rin pala yung headlight nito, yun yung switch niya, at yung kulay pula yung push start niya. So pakinggan naman natin yung tunog ng push start niya. So yun na nga, mga paps, yung pinakatunog pag pinush start tong motor na to, at pinakatunog nung tambucho niya. Kagaya nga na sabi ko kanina, hindi naman ganun kaingay yung tambucho na ito kahit medyo mataba. Okay, so eto naman, mga paps, yung pinaka-compartment niya. Maliit lang din siya, malaki lang siya ng konti sa crossover natin. Pero ang kagandahan sa kanya, yan, meron siyang lagayan ng malilitang tools dun mismo sa ilalim ng upuan, no? Ito yung isa sa pinaka-nagustuhan ko, mga chong, dahil kung mapapansin nyo, ang laki ng tangke ng gasolina nito. Hindi mo kakalain para sa isang low displacement na motor na 110cc lang, pero ang laki ng tangke niya, 5.3 liters yung pwede nyo ikarga dyan, mga paps. So kahit carb type to, sabihin na natin ang estimated daw nito na fuel consumption is 35 to 40 kilometers per liter. Eh, times nyo naman yun ng 5. So malayo-layo rin yung mababiyahe nyo bago kayo magpagasolina ulit, no? At mga paps, ito yung isa pa nga sa mga nagustuhan ko sa motor na to, no? Yung upuan niya mismo, dahil kahit simple lang yung design niya, napaka-komportable naman niya. Kaya napakasulit, ang gaan pa ng motor, tapos komportable yung upuan. Napakasulit kahit mag-long drive tayo, kahit matagal yung biyahe, hindi ka mangangawit basta-basta, no? At napakasulit niya, lalong-lalo na sa mga baguhan sa motorsiklo. Mababa lang po ito, mga paps, so kahit maliit kayo, abot na abot nyo to, no? So dahil nga doon, medyo may kaliitan yung gulay board niya, pero okay na rin dahil nga maliit lang naman talaga tignan tong motor, at saka low displacement lang naman siya. At pinakauli sa lahat, mga paps, saan nga ba makikita yung pinakabaterya ng motor na to? So nandun po siya sa harapan parte, mga paps. Kailangan natin magbaklas kabit ng pinaka fairings niya sa harapan para mabaklas kabit din natin yung baterya, just in case na palitin na siya, no? Yun lang naman, mga paps. Kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag na huwag nyong kakalimutang i-like, paki-share na rin, at paki-subscribe na rin sa YouTube channel ko, mga paps, no? Paki-click na rin yung notification bell para lagi kayong updated pag meron tayong bagong i-review motor or may bago tayong video na i-upload. So, comment nyo na rin, mga paps, kung meron kayong masasuggest na pwede nating i-review ng motor, o kaya meron kayong content na gusto nyong gawin natin, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sinasagot ko naman po lahat as much as possible yung mga comment na meron kayo, mga paps, no? At syempre, gusto ko rin magpasalamat sa TVS at sa Wheeltech Dasma Branch. Maraming maraming salamat sa tiwala at suporta nyo sa pagpapayaram sa akin nitong motor na to. At syempre, kaila Sir Joshua na TVS Marketing Assistant dyan sa Wheeltech Dasma, kay Sir Alan, yung kanilang mechanic, at sa manager nila na si Sir John Wilson Go. Yun lang naman, mga paps, ingat kayo palagi and ride safe!